A quick update on my Dutch bucket system, some problems I've encountered, and how I make some solutions on it. Stay tuned! Good morning, Roy Pajela from Cube Root Farming, and today, I'm gonna show you the update on my Dutch bucket system. So, I have 6 Dutch bucket system here. And 6 na yan. 6 na yan. So, initially, this is chili, tomato, eggplant, tomato, and chili. So, pinagbalik-baliktad ko na siya. Sila pala. Yan. So, then, namatay yung mga chilies. So, pinalitan ko siya ng eggplant. At saka, yun, yung eggplant na yun. At saka yung chili na din dito, pinalitan ko na rin ng tomato. Ito yung kagandahan. Nung pinalitan ko, this bucket one, ang ganda ng root ball niya, ng tomato. So, mas mabilis na siyang lumaki. So, tip number one, if you're gonna transplant, at least 30 days. Kasi, from seeding to transplant, naabot siya ng 3 weeks lang. So, hindi maganda yung root ball niya. Pero ito, inabot ng 1 month. So, ang ganda-ganda ng root ball. So, tip number one, at least 1 month siya bago nyo i-transplant. Tip number two, kita nyo tong netting na to. Use nettings if possible. About 25% for now kasi masyadong mainit. At 70% kasi nagsimula to sobrang init before November, no? Yan. Yung lighting ko, pangit na kasi meron ng araw. So, madilim na. So, this one, ano ba to? November 18. So, 21 month na siya. It should be starting to mag-start na siya magbunga. The rest, hindi pa nagbubunga. I don't know why. Siguro, eto, papansinin nyo, maliit. One problem, nag-dry out. Itong dalawa nag-dry out yung planter nila, yung Dutch bucket nila. Kasi, nag-plug yung hose sa likod. So, yun yung problem sa Dutch bucket system. If you're not monitoring it every few days, baka mag-plug up because of the nutrient solution masyadong maalat. So, nagbablocking siya. Ito naman, I don't know why. Siguro genetics na. But again, pag masyadong mainit, mag-wilt down yung plant. Hinders growth. Yet, not like this one, hindi masyado na arawan to. Especially, may net na. So, tingnan nyo ang ganda-ganda kasi may net. Itong side na to, hindi masyado nalagyan ng net. Ito, partial. Ito, full netting. So, it depends on you, no? Depende rin. So, just check your weather, check your lighting, or your sunlight requirement on your plants. So, the eggplant should also bear fruit or bear flowering today or within this week, pero hanggang ngayon wala pa. So far, sa tomatoes, ito pa lang, nag-wine na rin siya, so ready na siyang mag-fruiting. Yun yung isang sign ng tomato, na pag ready na siya mag-fruit, mag-wine siya, doon na siya. So from here, dapat maputulang una to. Magsimula na ako mag-trim to initiate fruiting at saka maalagaan yung fruits. Paano ko itong reservoir? Hindi nyo makikita. Move ko lang. Ayan, kita ba? Hindi. Ayan. Yun. Yung reservoir yun. Sorry, may basura yan. Yung reservoir yun, initially, I put 20 liters of water, then 50 ml nutrient solution on October 24. Doon nang simula yung transplant. Then, sumunod na refill is on November 17 na. So, about 2 to 3 weeks, 10 liters ng nutrient solution and 20 ml ng snaps. November 30, 10 liters, 2 weeks ago, November 30, Epsom salt lang yung nilagay ko, about 1 tablespoon of Epsom salt on a 10 liter water. Then, lastly, kahapon lang, 2 weeks ago, 3 days ago pala, 3 days ago, umulan dito. So, yung nutrient solution na dilute. From there, ilagyan ko lang siya ng about 10, na puno siya, almost 10 liters na naman nilagay sa reservoir. So from there, about 10 liters of water, rain water and tap water, kinumbine ko na lang kasi nga, para makompleto na yung 10 liters na I did not measure. But nilagyan ko siya ng 15 ml na snap, should be 20 pala, kasi magpo-fruiting na to. By next week, pag maganda na yung, pag nag-start na siya magbunga talaga, 3-4 na plant na nagsimulang magbunga,
Lalagyan ko na siya ng potash or Peters. May isang fertilizer ang Peters na good for fruiting. So yun yung gagamitin ko. So that's just a quick update. Mahaba na pala. 5 minutes na. So that's just a quick update on my plants. So trimming after I trim this, papakita ko sa inyo. I won't be showing I may show you how to trim the tomatoes and eggplant. But hindi po ano to ha, binasa ko lang. Hindi ko pa talaga na experiment on my own. So I'm just using an old technique from some websites how to trim the tomatoes. So I'll keep you updated next week. So again, this is Roy Pajela from Cube Root Farming. If you learned something from this one, just hit the like button or the thumbs up. Subscribe to my YouTube channel and also follow me on Facebook, Instagram, Twitter. Yun lang. So thank you very much. Bye. Quick bucket system update. A quick update on my Dutch bucket system. Dutch bucket.